Welcome po sa Viral Security News Playlist, handog sa inyo ng SecYouTube Channel. Sa playlist na ito, ay ating ibinabahagi sa aming mga manonood, ang mga nagba-viral na issues, sa ating komunidad, sa ating bansa, at sa buong mundo, na may kinalaman sa paglabag sa batas, at pagpapanatili ng seguridad, kapayapaan, at kaayusan. Muling nagpamalas ng yabang, sa gitna ng dagdag pag-aangkin, sa Bajo de Masinloc na sakop ng lalawigan ng Zambales, ang bansang China. Naiulat na itinataboy ng Chinese Coast Guard, ang Philippine Coast Guard, habang nagpapatrolya ito, sa karagatan na nasasakop ng bansang Pilipinas. Dahil dito, ay nakapagsalita ng hindi maganda sa Twitter, si Department of Foreign Affairs Secretary, Teodoro Locsin Jr., habang pinalalayas ang bansang China, sa ating teritoryo, at inihalin tulad sila sa isang pangit, at estupadong barbaro. Ang pahayag ni Locsin, ay makalipas ang inihaing panibagong protesta, ng bansang Pilipinas, dahil sa presensya ng Chinese Coast Guard, sa teritoryong sakop ng ating bansa, pati na ang pananatili ng Chinese fishing vessels, at kanilang maritime militia vessels sa West Philippine Sea. Kamakailan ay ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte, na itinuturing niyang mabuting kaibigan ang China, ngunit may mga bagay na hindi daw dapat makompromiso, at idinagdag pa na nawa, ay mauunawaan siya ng bansang China, na mayroon siyang dapat ingatan na interes ng kanyang bansa. Naghain ang mga bagong protesta ang Pilipinas sa China dahil sa ilegal na pananatili ng Coast Guard nito sa ating teritoryo sa Bajo de Masinloc. Maliban dyan, gumawa rin ng agresibong aksyon ang Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng maritime exercise sa naturang lugar. Ang sentro po na balita mula kay Bea Bernardo. Panibagong diplomatic protest ang inihain ng Pilipinas laban sa China. Sa pagkakataong ito, aktibidad ng China sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ang iprinotesta ng Department of Foreign Affairs sa isang pahayag sinabi ng kagawaran na sinundan, hinarang at pinadalhan ng radio challenge ng Chinese Coast Guard ang Philippine Coast Guard habang nagsasagawa niyang maritime exercise sa Bajo de Masinloc noong April 24 at 25. Kasama rin sa protesta ang illegal at matagal na pananatili ng barkong pangisda at maritime militia vessels ng China sa ating maritime zone. Mula raw noong unang araw ng taon hanggang March 18, patuloy ang naitatalang ilegal na presensya at mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Tinabla rin ng kagawaran ang sinabi ng China na may soberanya sila sa Bajo de Masinloc. Wala ani ang law enforcement rights ang China sa nasabing lugar at ang kanilang presensya roon ay nakaka-alarma. Sinabi naman ni Defense Secretary Delfin Dorensana na itutuloy ng Pilipinas ang pag-iit ng ating karapatan sa rehiyon sa pagsasagawa ng mga maritime patrols sa kabila ng panawagan ng China na itigil ng Pilipinas ang mga aktibidad dito na posibleng umanong magpataas ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo ayon sa kalihim. Bagamat kinikilala nila na mas malakas ang military capability ng China kaysa sa Pilipinas, hindi ito magiging hadlang upang ipaglaban ng bansa ang ating national interest. As for our long-standing and multifaceted relationship with China, we maintain cooperation in various areas that are mutually beneficial to our peoples. We can be cordial and cooperative with other nations, but not at the expense of our sovereignty and sovereign rights. Bea Bernardo para sa Bayan.